Hello guys! Malapit na tayo mag 10,000 subscribers! Woo! Yun! So, malapit na tayo mag 10,000 subscriber. Napakalaki na yun. Excited na ako mag 10,000 subscriber kasi meron tayong... Hindi pala. Meron akong regalo sa aking kapatid. Tama ba? Meron akong matatanggap na regalo sa aking kapatid. So, ang sabi niya, kapag ilan daw ang aking subscribers count, ayun daw ang ibibigay niyang pera. Kunwari, naka 10,000 subscribers tayo, bibigyan niya ako ng 10,000 pesos. Oh, di ba? Pero hanggang Pasko pa yun. Bali, ang usapan, ang pinagmayabang niya sa akin ay kung ilan daw ang maging subscriber ko hanggang Pasko, hanggang end of December. So ayun ang matatanggap kong cash sa kanya. So kung gusto niyo akong tulungan, mag-subscribe na kayo sa aking channel, dahil kung ilan ang subscriber count natin, ayan ang makukuha ko na cash sa aking kapatid. So kung nanonood ka man ate, alam na ng mga kaibigan ko dito sa Pag-iibon na meron kang surprise na hindi na surprise. So alam mo na, bawal umatras, bawal mo ipahiya sarili mo. Kailangan may mabigay ka yun. So dito sa ating video may i-share na ako sa inyo kasi may nagtatanong about sa mga hindi daw pair. So, ang tanong niya kasi dito, kung pwede daw bang lagyan ng nest box yung mga hindi pa pair? Siyempre, para sa akin, pwedeng oo, pwede namang bigyan niyo sila ng ng nest box. Pwede namang hindi kasi nasa ibon 'yan kung magkapares sila kapag may nest box or hindi sila magkapares kung may nest box. Bali, nasa ugali 'yan ng ibon kung gusto nilang magpares. So, para sa akin, okay lang kahit maglagay kayo ng nest box sa kanilang kulungan. Kasi baka magbago yung ugali ng ibon na biglang paresan yung gusto nyong ipares, ganun. So, tsambahan lang yan sa ibon. So, para lang naman sa akin yun, opinion ko lang naman yun na pwede silang lagyan ng nest box kahit hindi pa sila pares. Kasi, nagawa ko na yan dati na apat sila sa kulungan, sa isang ganito, sa isang double cage, tapos nilagyan ko sila ng nest box. Bali, dalawang nest box magkabilaan, tapos apat sila sa loob ng cage. Tapos, hindi sila masyadong nagkapares noon, walang nagkakaparesan. Tapos, nung nagkaroon ng pares, ay nang nagkaroon ng nest box, doon ko nalaman na may mga nag-banded pair na. So, may mga nag-banded na. Pero, yung ibon na yon ay matagal nang wala sa akin kasi nabenta ko na sila dati. Kasi, ayun nga, diba, nag-ano tayo, nag-iipon. Nag-iipon ako na bibili ng mga high mutation tulad ng mga ganito, mga opaline. Kaya tayo nakakabili ng mga high mutation na kasi nabenta na natin yung mga dati nating alaga. So, ayun. Opinyon ko lang naman yun na pwede silang bigyan ng nest box kahit kahit hindi pa sila banded, kahit hindi pa nagkakaayusan. Pero syempre, mas okay kung yung susundin nyo yung ano nyo, yung opinion nyo. So yung mga, so kung may iba pa kayong opinion, mag-comment lang kayo about sa kung pwede daw ba lagyan ng nest box yung kahit hindi pa banded pair. So, i-comment niyo yung mga opinion nyo para mabasa ng iba na kung ano pa yung mga opinion ng kada nag-aalaga ng ibon. So, i-share nyo lang sa amin, i-comment nyo para ma-share natin sa mga kaibigan natin. So, ayun yung unang tanong na tungkol sa nest box na kung pwede daw ba lagyan kahit hindi pa daw banded pair. So, yung pangalawang tanong naman na sasagutin natin
yung tungkol naman ulit sa nest box, pero yung sa kusot din. So, ang pinakatanong niya talaga dito ay, kunwari, itong pair na to ay matagal na. Sabihin natin, nakatatlong clutch na sila. Tapos, tinanggal ko sila magpares. Nilagay ko sa panibagong cage. Pero yung nest box, hindi ko tinanggal. Bali, in-stay ko yung nest box dyan. Tapos, nilagyan ko ng panibagong pares. Tapos, yung nest box, hindi ko siya nilagay doon sa panibago. So, medyo magulo, diba? Nilagay ko yung bagong pares doon sa bagong cage na may bagong nest box. Tapos, yung naglagay ako ng panibagong pares, tapos yung nest box ay nandoon pa rin. Bali, ang pinakatanong niya, kung pwede daw bang linisin or baguhin or tanggalin yung kusot na galing sa lumang breeder. So, pwede namang hindi, pwedeng oo, pwedeng depende. So, lahat yan ay nakabase sa magiging sitwasyon ng na ibunan nyo. Bali, kung ang kusot na ginagamit ng lumang breeder nyo ay puro dumi na, puro bulate, puro langgam, puro insekto, kung ano man ang loob ng nest box nila dyan, kailangan, syempre, malinis. So, papalitan nyo yung nest box, yung kusot, or depende. Kung ayaw nyo palitan yung nest box, palitan nyo na lang yung kusot. Pero kung gusto nyong palitan parehas yung nest box pati kusot, mas okay yon. So, nasa inyo kung ano ang desisyon na kung gusto nyo bang palitan yung nest box at kusot or yung kusot lang. Pero kung ako ang sasagot dyan, mas gusto kong nagbabago ako ng kusot, hindi sa nest box. Mas okay na kasi na baguhin ko na lang yung kusot nila, yung mga nesting materials nila. Kasi kada clutch kasi niyan, natataihan niyan lagi ng mga inakay, tapos yung tae na yon plus yung kusot naghahalo, tapos nagkakaroon ng bulate sa loob ng nest box. Doon na nagkakaroon ng langgam, kasi nga may mga namamatay na mga bulate na lalanggamin, 'di ba? So mas okay kasi kada clutch ng ating mga alagang ibon, nilinis natin yung mga kusot nila, kasi mas maganda ang kusot, mas maganda ang buhay ng magiging inakay or itlog nila. Okay? Kasi alam nyo naman na ang langgam at ang mga butiki or kung anumang insekto yung pumapasok sa nest box natin ng mga breeder natin ay ayan yung kalaban kung tawagin sa mga alaga nating African lovebirds, lalo na sa itlog at sa inakay. So, kung marami kayong oras na maglinis ng kanilang nest box or magpalit ng kanilang kusot, mas okay yun. Kasi diyan natin natutulungan yung ibon natin na mabuhay silang lahat. Diba? Kasi may mga pagkain din kasi sila na pinapasok dito sa nest box. Kaya doon na yung may daga-daga na pumapasok, umaakyat, sinisira yung mga parte, sumisiksik dito sa ilalim ng poop tray dito. Tapos minsan yung daga marunong pang mag-angat, aamuyin-amuyin niya lang yan. Tapos pag alam niyang naaangat, papasok siya. So, ganun. Mas maganda kung laging malinis, hindi naman sa lagi, sa kada clutch, malinis ang kanilang nest box. Tapos linisin niyo rin palagi ang inyong mga poop tray para maiwasan talaga yung mga kalaban na yan. So, ganun. Ayun lang naman ang aking opinion. So kung ano yung opinion nyo, i-comment nyo lang para malaman din. Oops, alarm. So, kung ano yung mga opinion nyo na hindi ko nasabi or magkaiba tayo ng opinion, i-comment nyo lang para malaman din ng ating mga kaibigan sa pag-iibon. Bali, share lang tayo ng ating mga experience or ating mga thoughts about sa mga pag-aalaga ng African lovebirds. So, i-comment nyo yung mga opinion nyo para malaman ng kaibigan natin. Tapos, sunod naman yung tanong niya kasi kung nakapag-try na daw ba ako ng
dry egg food. So yung mga nabibili sa mga Shopee, sa mga online, sa mga Facebook group, yung ano, yung pagkain din ng ibon, yung tinatawag na dry egg food. Kung alam niyo 'yon, syempre alam niyo na 'yon. Pero kung hindi niyo pa alam 'yon, ang itsura noon yung mga tuyong pagkain kasi nga dry, tapos may halong ibang benefits, yung mga malunggay, itlog, dry egg, tapos mga iba pang seed, yung mga iba pang basta, mga pagkain na pang ibon, part din ng diet nila. So mag-try tayo. So bibili ako ng dry egg food. So hintayin nyo na lang kung kailan ko makukuha yung dry egg food na yon. Kasi syempre hindi agad-agad natin makukuha yan. Ipapadeliver pa natin yan. Pag binili ko yon, baka sakaling gumanda yung breeding. Baka gumanda yung breeding ng ating mga alagang ibon dito. So bili tayo nun. I-try natin kung maganda ba. Ayun lang guys, ang ating tatlong tanong, yung tungkol sa kung pwede daw bang lagyan ng nest box yung hindi paper, tapos yung pwede daw bang palitan yung kusot kapag naglagay ng bagong pair. So ayun, tapos yung pangatlo, yung kung na-try ko daw ba yung dry egg food. So itatry ko pa lang yun. So, abangan nyo kung kailan ko siya makukuha. Okay? So, ayun lang guys. Mag-shoutout tayo. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Kian Rain Pasamonte, kay Charles Martinez, kay Matet 314, kay Leo Manalili, kay Kimuel Maranata, kay Steven John C. Quiason, kay Carlos Martinez, kay Renz Popes, kay Wendell Dapula, kay Mark Daniel, kay PH Nico, kay Niklos John De Guzman, shout out kay Yuan Dave Gebulan, kay Arnel Maniago, kay John Dave De Jesus. Shout out din kay Lexus Gaming YT, shout out kay Johnny Baun, kay Florence Aquino, kay Lorenzo Baracena, kay Richard M. Francisco, kay Hernan 12 Sunga Panday, shout out kay John Ferry Rusco, at shout out kay Elsie Lincoln. So ayun lang guys, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang at sasagutin ko 'yan through comment or video. Tapos kung gusto niyo rin sumali sa aming Facebook group, doon pwede rin kayo mag-post ng inyong mga katanungan para matulungan kayo ng ating mga kaibigan. So salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kasi ayan ang ating regalo sa Pasko sa aking ate. Alright? So subscribe na kayo. Paabot tayo ng siguro 20,000 subscribers bago mag Pasko para malaki-laki ang ating budget. So, yung budget na yun, syempre, hindi ko ipapambili ng ibon. Kailangan ko yun pambili ng ibang gamit. Syempre, personal, kaya ko naman sa sahod, tuwing sahod ko, pambili ng gamit ng ibon. So, basta mag-subscribe na kayo kasi ayan ang ating regalo. So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.